Marami ang nakapansin nito kay Baldy Hild at kay Lindy Waters, mga idol, na iba talaga yung kanilang pakiramdam, mayroong something. Naging mitya ng pagbabago ng takbo ng laro ng Golden State Warriors itong spark na ibinigay ni Lindy Waters sa kanila, at ayon pa kay Baldy Hild, yun daw ang kanilang turning point, ang nagpabago sa kanilang laro. At yun naman ay sinundan niya ng kanyang matinik na shooting sa second half na siyang tuluyang nagpanalo sa kanila sa kanilang comeback win laban sa Pelicans. Ayon naman sa mga NBA fans, nung kanilang nakita itong sina Lindy Waters and Buddy Hield ay mayroon silang naalala ang pagiging splash brother nila Stephen Curry and Klay Thompson. Yes mga idol, parang heto ng araw yung papalit sa splash brothers ngayon sa Golden State Warriors. Ngunit ang kinagandahan lang, hindi sila nag-iisa, kundi nandyan pa sa Stephen Curry, mga idol, at kaya marami sila. Tatlo silang splash, mga idol. Sinabi naman ni Coach Steve Kerr sa kanyang interview kahapon sa kanilang laban, tiyak na mabibigyan niya na ng mataas-taas na playing time sa kanilang rotation itong sa Lindy Waters dahil sa napaka-impressive na performance niya laban sa Pelicans. Binabansaga naman sa ngayong intro boys ang Lakers pagkatapos na matalo muli sa kanilang panglimang laban, at laban naman ito kontra sa Cleveland Cavaliers, mga idol, ang mother team ni LeBron. Mayroon pa nga raw silang partida sa free throws kung saan marami pa silang naipasok na free throw kumpara sa Cavaliers, ngunit natalo pa sila. Naging impressive ang shooting ng Cleveland Cavaliers sa 3 at sa kanilang ball movement. Marami silang assist kumpara sa Lakers at marami ding mga turnovers ang Lakers, mga idol. Nangangahulugan na hindi sila nag-iingat sa bola. Inispoil ng Cavaliers, mga idol, ang pagbabalik ni LeBron. Kasamang kanyang anak, si Bronny James, ay tumala lamang ng 2 puntos sa garbage time sa 4th quarter. Yun ang kanyang kauna-unahang puntos, mga idol. Sa ngayon, ang kartada ng Lakers ay 3 wins and 2 losses na. Mukhang kinakailang sanayin pa talaga ni Coach JJ Redick ang shooting ng kanyang kupunan. Eto na nga bang pinakamahinang draft sa NBA. So far, wala pang rookie ang pumuntos ngayon ng lagpas 15 puntos at wala pang rookie ang nakapaglaro nang lagpas 30 minuto sa NBA. Ang first overall pick na si Zachary Risachey ay nag-a-average ng 30% na shooting sa field, at yung pangalawang pick na si Alex Saar ay mayroong shooting na 29%. Nag-struggle silang pareho. Bago mangyari ang draft, sinabi mismo na ito yung pinakamahinang draft class ngayon, mga idol. Ayon naman kay Zachary Risachey, sa labas daw sa France ay napaka-athletic niya, pero ngayon sa NBA ay normal naman lalaro na lamang siya. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang rookie ang unang makakapuntos ng lagpas 15 puntos? I-comment lang yan sa comment section at babasahin ko. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. And as always, thank you for watching.